explain ko sa inyo kung ano ang difference between Dr. S. Wong Sulfur Soap na kulay white at Dr. S. Wong Sulfur Soap na kulay yellow. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung dapat nyong mas tangkilikin sa dalawang to. So, ito yung Dr. S. Wong Sulfur Soap na kulay white. Ayan. At ito naman yung kulay yellow. Medyo gutay-gutay na. Polygel itong kukuha. Hindi yan, nail polish basta. Kaya, tignan nyo. Gutay-gutay na yung natanggal lang. So, ito yung kulay yellow. Medyo gutay-gutay na kasi ginagamit ko siya. Ito, ganito na lang yung laman niya. At ganito naman yung laman nitong kulay white. Pare sila ng cup. Mas malaki lang yung isa. So, itong kulay white na to, ito ay nagkakahalaga ng... Ito ay nagkakahalaga ng 38 pesos. Nabili ko to sa Mercury. At ito namang kulay yellow. Nabili ko to. At basta ilalagay ko dyan. Ayan, ganyang presyo ko sila nabili. Itong nabili kong kulay puti, 80 grams lang siya. Samantalang ito namang kulay yellow, 135 grams. Kaya medyo mas malaki to. So, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung similarities nila. Ang similarities nilang dalawa ay pareha silang for oily skin at para sila sa mga tigyawan. Ayun lang yung alam ko na pareha sila at marami silang pagkakaiba. So, ang i-explain ko muna sa inyo, unahin ko itong... Hindi kasi ako mahilig magtingin-tingin pa sa mga packaging as long as effective, mas okay sa akin yun. Iba kasi maganda nga ang packaging, hindi ka naman hiyang. So, wala rin. Hindi rin ako, basta yan, basahin nyo na lang kung trip nyo basahin kasi parehas lang naman silang dalawa, pwede nyo naman silang i-research. So, itong kulay yellow na to, nagamit ko na siya. Unang-una pa lang, siya yung drying. Kaya sinasabi ko sa inyo, for oily skin siya kasi sobrang drying niya. Pwede siya sa mukha, pero mas more on sa pangkatawan siya. Like yung mga tigyawat ka sa likod, ganyan, dito, sa bandang leeg. Ito yung gamitin niya, itong kulay yellow. At ito naman, patutubuin niya lahat ng tigyawat mo. Yung mga susunod pa natutubo sa mukha mo, uunahan niya na, patutubuin niya na. Then, i-clear niya after 2 days, ganyan. Then, mag-teklat na lang siya. Or mag-iwan na lang siya ng marks. Then, after ilang araw, tsaka rin siya mawawala. Talagang it takes months kung talagang medyo marami kang tigyawan sa katawan. At ito pa ay matagal siyang matunaw. Nagamit ko na kasi silang dalawa, so inoobserbahan ko silang dalawa kung ano yung difference nila. At ito naman ay walang amoy. Yun yung sabi sa akin dun sa Watsons. Sa Watsons ko kasi ito nabili. Tinanong ko yung ano dun, yung... Basta yung nag-aasikaso nung tinanong ko kung ano yung difference nila. Ang difference lang daw nila, tiningnan niya lang, tapos ang sinabi niya lang sa akin is scented yung kulay white at ito naman ay yung walang amoy. So, dito naman tayo sa kulay white ng Dr. S. Wong Sulfur Soap. So, pagtapos mo dito maghilamos, sobrang smooth niya lang at tanggal oil din siya pero hindi siya yung sobrang drying. So, kung medyo oily ka lang naman, magganito ka na lang. Tsaka ito kasi, talagang para to talaga sa mukha. Unlike dun sa kulay yellow, pangkatawan siya dun sa mga tinitigyawat dito sa dibdib, ganyan, sa likod. Di ba kasi may mga ganong tao? So, ayun yung gagamitin nyo, yung kulay yellow. Pero kung ang focus mo naman ay dun sa mukha, kung gusto mo mag-clear skin, ganyan, eto yung gamitin mo kasi nakalagay mismo sa FB page, basta sa isang page ng Dr. S. Wong Sulfur Soap, nakalagay doon kung ano yung difference silang dalawa. Kasi hindi nakalagay dito. Basta hindi sila nakalagay dito, kahit dito sa may indications, parehas lang sila nung kulay yellow tsaka itong white. Ito naman, para sa akin, mas mabilis ang effect na ito sa muka, unlike dun sa yellow. Since ginamit ko tong kulay white sa muka, para sa akin, mas mabilis siya kasi naka-indicate nga dun mismo sa page, in-explain na mismo nila na pang mukha talaga to. Unlike dun sa yellow, pang katawan siya, tas ginamit ko siya sa mukha, medyo matagal yung process niya, pero still effective. Kasi nung una talaga, hindi ko talaga alam yung kulay yellow na pangkatawan pala siya. So, ginamit ko sa mukha ko. Naging effective naman. Nga lang, matagal yung pag-heal nung tigyawat.
unlike dito. Dito kasi mga after 2 days, mapapansin mo talaga, nawawala na talaga siya. Or ultimo paggising mo, mapapansin mo, humupa na siya, wala na siyang sakit, ganon. Ganon yung effect niya para sa akin. Kasi nga, ito nga, pang muka, yung kulay yellow, pang katawan. Ganon. Straight to the point. Nandito na ako. At ito pala ay medyo mabilis siya matunaw. Hindi ko alam kung bakit. Pares ko lang naman sila kung gamitin. At yung yellow naman, hindi siya gaano mabilis matunaw. Since siguro, dahil pangkatawan siya, dapat hindi siya masyadong matutunaw. Alam, kasi nagkukuskus talaga ako ng muka. 2 to 3 minutes ako nagkukuskus ng muka. Pansin ko talaga na mas mabilis matunaw itong kulay white unlike dun sa kulay yellow. Kung tatanungin niyo ako kung ano ba yung mas tatangkilikin niyo dun sa dalawang yon, para sa akin, kung ang focus mo ay yung sa mukha mo, piliin mo yung kulay white. Pero kung ang focus mo naman na mawala yung tigyawat mo sa katawan, ang piliin mo ay yung kulay yellow. Para sa akin, parehas silang effective sa mukha, pero mas effective lang yung kulay white. Kasi mas focus nga siya sa mukha. Unlike dun sa yellow, pangkatawan siya na ako. So, yun lang. Sana may natutunan kayo at sana may naintindihan kayo. At sana nalaman nyo yung difference between Dr. S. Wong Sulfur Soap na kulay white at Dr. S. Wong Sulfur Soap na kulay yellow. Bye!